98% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. So what's up guys, welcome back po sa ating channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang o i-fix yung nakadilaw na dollar sign sa ating mga video. So sa nakikita natin dito no, sa ating video may naka green yung dollar sign at naka kulay dilaw yung dollar sign. So ibig sabihin ng dilaw is ad suitability or limited. So ibig sabihin niyan wala pong ads na lumalabas sa ating mga video na ito. Ayan. So ang gagawin natin dito guys, ayan dito tayo no, sa ang gamit natin is YouTube Studio app. And then i-click natin yung monetization and then yung limited. So dito natin makikita ang ating mga video na naka-limited, ayan. So madami-dami tayong video no, naka ad suitability o kaya limited. So i-click natin. So ayan, limited nga yan guys. So ibig sabihin yan, wala gaanong ads. So may ads na lumalabas dito pero hindi katulad sa naka-green na dollar sign. So ayan. So dahil nga limited siya, ayun yung revenue niya is nasa $0.01 lang kasi limited. So ang gagawin natin, so sayang naman no, maraming mga views naman yung iba tapos hindi siya naka-green yung dollar sign. So ang gagawin natin is ayan ito, walang galaw kasi nga limited. So paano nga ba natin i-fix yun? So ang pupunta tayo sa ating studio.youtube.com sa Google Chrome. So dito sa Google Chrome guys. Ayan. And then puntahan natin dito sa video mismo, dito sa video content, ayan. So sa channel content natin dito sa may pangalawang icon. Ayan. So dito makikita natin yung limited. Ayan. So So filter natin monetization dito. Ayan ha. Then limited. So para lahat ng video lalabas yung mga limited lamang. So again guys, dito channel content, then filter, then monetization, then limited. Then lahat ng video natin na limited lalabas. So ito 'yon. So ito din yung lumabas doon sa ating YouTube Studio app. Ayan, so naka-limited 'yan guys lahat. Ayan. So i-show natin yung 50 rows per page. Ayan. So ito na po. So i-click natin yung limited. Ayan. Limited, no? Ayan. Ayan. So, yung limited, i-click. And then, i-press lang po natin ang request review. Ayan. So, wait lang, guys. Screenshot natin. Ayan. So again, click natin yung dito, add suitability. Yung add suitability ang i-click natin guys, ayan. And then i-click yung request review. And then after that, i-click natin yung I have double check. And then click yung request review. Ayan. Ayan, so hintayin natin, no? Ayun. So, nakapag-request na tayo ng unang video natin.
Then, pangalawa naman, yung add suitability. Ayan. So, pangalawang video, request. Then, request review. So, ganun lang po yung gagawin natin, guys, kung paano mag fix ng limited monetization natin. Ayan. So, ganun lang. Add suitability, i-click, and then, request review. And then, hintayin lang po natin na mag-response ng ilang araw. Kasi minsan, it takes 2 to 3 days. Minsan, matagal to mag-response. Kasi nire-review pa nila yung video natin. Kung pwede ba siyang lalagyan ng ads ng dollar sign. So, lahat ditong nakalimited na video natin, i-request review lang po natin. So, ganun lang po kung paano mag-fix ng limited na monetization sa ating video. So, pagkatapos ng ilang araw, no, mga 2 days, nag-email na po si YouTube sa atin na eligible na po or suitable for all advertisers ang ating video na minanual o ni-review natin o pina-review natin. Ayan, so nag-email na po sila. So once na nag-email na po si YouTube na ayan, great news after manually reviewing 2 of your videos. So marami po yung na-review natin, pina-review nating video. So ayan na po, nag-email na po sila. So i-check natin no, sa ating video kung talagang monetize na nga yung ating pina-review sa kanila. So since nag-email na po sila, so 100% monetize na po yung video natin. So i-check natin sa ating YouTube Studio dito sa ating apps. Then i-search natin dito sa ating video contents. Ayan. And then i-search natin kung nagkulay green na ba yung limited. Ayun, so kulay green na po yung dollar sign ng ating video, guys. So ibig sabihin yan, totally monetize na po yung YouTube video natin. So pwede na po siyang kumita ng limpak-limpak na salapi dahil dyan. So ganun lang po kung paano mag-fix ng limited video. Ayan, so may mga video pa tayong hindi pa na totally review. Ayan. So may mangingilan dito nagkulay green na. So na-review na po yan ni YouTube yung video natin na naka ad suitability limited. So ganun lang po guys kung paano natin gawing green dollar sign ang ating monetization sa ating video. So sundan nyo lang po guys ang ating video. So hanggang dito lang tayo guys. So sana may natutunan kayo.